Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nanghihilahang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawan tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan. Sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin na pagkakatawan tao ni Kristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalo sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pambutihing Parish Administrator, Reverend Father Douglas D. Badong, kasama ang seminarista si Brother Wilson Olea. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Jeronimo, pari at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Hub. Sa gitna na nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Hub. Hub, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw upang ang masasamay mabulabog sa taguan? Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat, parang damit na inayos ngayon ay nakahayag. Sa liwanag ng araw natatakot ang masama, pagkat ang karasa ay hindi nila magagawa. Napunta ka ba sa pinagmumulan ng bukal? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag o ang kadiliman kung saan nagbubuhat? Masasabi mo ba kung saan sila dapat humanga? O sa pinanggalingang kaya'y mapababalik mo sila? Ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya. Pagkat nang likhain ang daigdig, ikaw ay bata na. Ang sagot ni Hub, narito ako'y hamak walang kabuluhan. Wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di kikibo, nasabi di uulitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ulitin po natin. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasa at batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Tugon, poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang pupuntahan ko, pihong ikay naroroon. Sa Sheol ay naroon ka kung doon ako manganganlong. Tugon, poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ay tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Tugon, poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Tugon, poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Tumayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Ikaw, Panginoon, ang sandaan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, kawawa ka, Korazin.
kawawa ka Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, September 30, huling araw ng buwan ng Setyembre. Magpapalit na tayo ulit at talagang nagpapasok na tayo sa panibagong buwan. Pero kamusta po ang buong buwan natin ng Setyembre? Nagkakaroon ba tayo ng yung self-evaluation man lang o pagninilay, no? Kung paano nga ba tayo kumilos? Ano ang ginawa natin? Lalo tigit, ano ang nakita mong ginawa ng Diyos sa buhay mo? Meron bang ganong pagkakataon sa buhay natin? Isip muna tayo, gaano naging napakabuti ng Diyos sa atin? Kasi sa atin pong ebanghelyo, parang no, yung damdamin ni Jesus, parang kung pagninilayan natin, nandito yung may pangihinayang. Sa umpisa po, no, talagang hindi naman kuripot ang Diyos, hindi naman matipid ang Diyos. Kaya nga, di ba, sabi, pag nagbigay ang Diyos, siksik, liglig, umaapaw eh. Pero ito po, no, sabi niya, kawawa kayo, Korazin, Bethsaida, Kapernaum. Ito po yung hindi lang basta pangalan ng isang tao, kundi ito ay buong bayan, komunidad. O, pero pwede rin, kawawa ka, Kamba. Ano ba? At pwede mo rin ilagay marahil pangalan natin dito. Kung may ilalagay ba ang pangalan mo dito, kawawa ka. No? Kawawa ka. Hindi dahil sa binigyan ka ng Diyos, kundi dahil baka hindi mo na-appreciate yung mga blessings na ibinibigay sa iyo at naibigay na sa iyo ng Diyos. Kasi sabi nga, no, kung doon, ito yung mga bayan po na ginawan ni Jesus ng napakaraming biyaya, himala. Ito yung mga bayan na nakaranas, na siguro, no, sa dami-dami ng gustong madalaw ni Jesus, makausap ni Jesus, sila yung talagang privilege na kung ituturing. Pero wala lang, no. Sabi nga, kung sa kanila, sa ibang bayan, ginawa yung mga kababalaghan, baka nagsisi na sila, nagbago na sila. Ibig sabihin, sila, wala lang. Parang sila pa yung, si Jesus pa yung may utang na loob sa kanila na gumawa siya ng kababalaghan. Minsan ganun po, no? Kapag pakiramdam natin, deserve natin yung mga biyayang ito, right natin, karapatan natin yung mga biyayang ito, nakakalimutan natin magbigay man lamang ng appreciation, kahit nga lang thank you eh. Diba? Nakakalimutan natin magbigay pasasalamat sa Diyos. Kaya nawa po na sa araw na ito, bigyan natin ng oras, no? Maglaan tayo ng panahon bago tayo bumalik sa ating mga gawain, sa kanya-kanyang mga responsibilidad, na naging napakabuti ng Diyos sa atin. Kahit nga hindi natin deserve, no, na pansinin ng Diyos, na bigyan ng Diyos, binibigay pa rin niya. Para bang ang inihiling lang, no,
matuto kang mag-appreciate ng biyayang binigay sa iyo ng Diyos. Huwag puro reklamo doon sa mga bagay na hinihingi mo na hindi pa naibibigay o hindi pa natatanggap. Dahil kung marami kang hinihingi, mas marami siyang ibinigay sa atin na hindi pa natin hinihingi. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahina ng pagkakasakit naway mabigyan lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online at ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon para sa mga kagalingan at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay iniahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon.
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pasamin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father. Humayo na't ipahayag yang pagkalinga tabay, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Humayo na't ipahayag kung niyang pagkalingan abad, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.